For the headlines, weather forecast. Ang habagat ay magdadala ng pag-ulan sa kanlurang Kabisayaan at ilang bahagi ng Timog Luzon ayon sa PAGASA. In local news, 18 anyos at 2 minor de edad ang naaresto sa pamamaril sa CDO. 15 anyos na hinahanap ng PNP, 3 kasabwat ang naaresto sa pamamaril sa isang binatilyo. Anak ng dating pulis, binaril at namatay kasama niya'y nasugatan. Cagayan de Oro, naghanda para sa 2nd soka ni Mayor Uy. For the National, DOH, ang ula tungkol sa lihim ng anti-vax campaign ng Pentagon ay tumutok sa Pilipinas, dapat imbestigahan. Sunog, nagpalaya sa 12 pamilya sa Paranaque City. An international, sinabi ng Estados Unidos na iniwan ang mga barkong kagamento na binomba ng mga rebelde na Houthi. Entertainment, ibinahagi ni Real Tide na siya ay buntis mula sa pagiging bituin hanggang maging ama ng mga batang bituin, inisip ni Bobot Mortis ang kanyang karera. Sports, ang Celtics ay nakatuon sa pagtutok muli habang ang Mavs ay umiwas sa paglinis sa NBA Finals. Si Casey Condeno, isang scholar atleta ng Rota Smash, ay layuning magbigay inspirasyon sa mga nagnanais na maging player ng badminton. International feature, ang lihim na high-tech art laboratory ay nakatago sa ilalim ng Paris. National feature, ang Miss World Philippines 2024 ay nagpapakilala ng 35 officials na kandidata. Trivia, lumilipad ba ang manok? Oo, ngunit hindi katulad ng ibang ibon. Morning Philippines, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Martes, Hunyo 18, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast, ang habagat ay magdadala ng pag-ulan sa kanlurang Kabisayaan at ilang bahagi ng Timog Luzon ayon sa PAGASA. Ayon sa PAGASA, ang habagat ay magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Timog Luzon at kanlurang Visayas sa Linggo. Sa pinakahuling bulitin ng ahensya, inaasahan nila ang bahagi ng mga bahaging may bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan o pagkidlat sa Batangas, Memaropa at kanlurang Visayas dahil sa habagat na maaari magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Samantala, maaari maghintay ng katulad na kondisyon sa panahon sa Metro Manila at iba pang mga lugar dahil sa mga lokal na pagkidlat na maaari ring magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Dagdag pa, inuulat ng PAGASA na ang ilang mga lugar ay magiging nasa panganib na antas ng heat index sa Linggo na makakarating sa mga temperatura mula 42 centigrade Celsius hanggang 46 centigrade Celsius. Babala ang mga sakit na may kinalaman sa init at nag-advise na mga pag-iingat para maibsan ang mga panganib sa kalusugan sa ilalim ng ganitong matinding kainitan. For the local news, 18 anyos at minor de edad ang naaresto sa pamamaril sa CDO. 2 minor de edad at 1 suspect na 18 anyos
taong gulang sa insidente ng pamamaril sa Zone 5 Acacia, Barangay Carmen sa lungsod ay kasalukuyang nakapiit sa Maharlika Detention Facility matapos ang isang operasyon ng manhunt na huli sina mga alias na Budos, 14 anyos, taong gulang, Jimbo, 16 anyos, taong gulang, at Chopper, 18 taong gulang. Ayon sa ulat, pinaniniwalaang si Cooper ay may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa sospek na kilala bilang alias Alinor, na patuloy na hinahanap ng pulisya mula nang mangyari ang insidente noong Biyernes. Itinanggi ng lahat nang naaresto ang kanilang pagkakasangkot sa insidente sa pamamaril na nagre-resulta sa pinsalang tinamo ng isang lalaking biktima. Ang 18 anyos na si Cooper ay maaring humarap sa mga kasong frustrated murder. Isang 15 anyos na inahanap ng PNP, 3 kasabwat ang naaresto sa pamamaril sa isang binatilyo. The intelligence operatives na pulisya ay kasalukuyang naghahanap ng 15 anyos na suspect na inakusahan ng pagbaril sa isang bystander gamit ang isang kalibre 38 na baril sa Acacia Extension, Barangay Carmen sa lungsod. Ang insidente ay mabilis na nangyari matapos tumugon ang tropa mula sa Carmen Police Station na pinamumunuan ni Major Mario Mantala Jr. sa lugar. Gayunpaman, nahuli ang tatlong kasama ng suspect kasama ang mga sangkot sa pagbaril sa 18 anyos na biktima. Ang mga unang imbestigasyon ay nagpapahiwatig ng pagkakaharap ng grupo ng mga suspect at mga biktima. Ngunit hindi nasahan na may dalang baril sa oras ng insidente. Swerte na hindi kritikal ang kondisyon ng biktima dahil sa tinamo nitong tama ng bala, ngunit humihingi ng katarungan sa pangyayari ang nasabing lugar. Anak ng dating pulis binaril at namatay, kasama niya ay nasugatan. Ang mga operatiba ng pulisya mula sa Cogon Police Station ay patuloy na naghahanap sa mga individual na responsable sa pagpaslang sa isang dating suspect na may kaso sa ilalim ng Dangerous Drugs Act of 2002 na isa ring motorcycle driver sa Ilang Street, Adela Subdivision, Barangay Kamamanan sa lungsod kagabi. Ang biktima na kinikilalang si Junjun Rodriguez, 29 taong gulang at residente ng lugar, ay unang tinutukan ng pulisya. Ayon sa investigasyon, isang armadong lalaki ang biglang pumasok sa bahay at agad na pinagbabaril ang biktima na nauwi sa kanyang kamatayan, habang ang kanyang kasama ay nasugatan din sa paa. Hindi pa naglalabas ng karagdagang impormasyon ang pulisya tungkol sa motibo sa likod ng pagtatarget sa biktima. Ayon sa ulat, ang biktima ay anak ng isang dating pulis at pansamantalang pinakawalan mula sa city jail noong nakarang taong upang tulungan ang kanyang ama. Cagayan de Oro naghanda para sa ikalawang soka ni Mayor Uy. Cagayan de Oro City ay nag-ayos para sa ikalawang State of the City Address o soka ni Mayor Rolando Clarix Uy ngayong taon na makasabay sa ika-74 na anibersaryo ng lungsod. Ang talumpati ay ihatid ni Aquilino Nene Pimentel Jr. International Convention Center sa Sitio Taguanao, Barangay Indahag. Ayon kay tagapagsalita Jan Boy Aktob, inaasahang tutukuyin ng talumpati ang mga tagumpay ng administrasyon at pinaalalahanan ang mga pinuno ng mga naunang direktiba. Dadaluhan ang pagtitipon ng mga empleyado ng City Hall, mga taga-suporta ng administrasyon at iba pang mga prominenteng bisita na may mahigit na mga seguridad na ipinapatutupad. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Andito po tayo ngayon sa may public market ng Carmen, kung saan nakikita niyo po sa aming palibot, meron pong mga vendors dito at maghahanap po kami ng mga taong pwede naming makakausap patungkol po sa isyu ngayon ng early marriage or tsaka early pregnancy. Hello ma'am, good afternoon. Pangalan po natin ma'am?
Helen. Ma'am Helen? Oo. Kaya ito po si Ma'am Helen, ilang taon na po kayo nagtitinda ng mga gulay? 2 taon po. 2 years na po siya nagtitinda ng gulay dito sa may public market. Ang tanong ko po sa inyo, ma'am, is hindi po yung pagbibenta nyo ng mga gulay, kundi po yung ano pong masasabi nyo ngayon sa mga kabataan na maagang nag-asawa? Hindi talaga maganda yung maagang mag-asawa kasi mahirap yung sitwasyon ngayon. Kaya pinalaala ko lang yung mga kabataan ngayon, dapat mag-aral muna para may kinabukasan sila. Bali ikaw, ma'am, yung may dalaga ka na ba po bang anak? Mayroon po. Karamihan sa ngayon yung mga kabataan po mapupusok, hindi nyo po mapipigilan kung ano po yung mga ginagawa niya. Sa yung palagay po, ma'am, papayag po ba kayo pag yung sa anak nyo mangyayari po bigla? Hindi po. Pero kung halimbawa, ma'am, kung nandyan na yan, tatanggapin mo ba o hindi? Matatanggap po kasi nandyan na yan. Pero yung pinaka-advice mo po, ma'am? Sa anak ko? O kahit sa mga kabataan ngayon? Advice ko lang sa mga kabataan ngayon, mag-aaral muna bago mag-ano sa pamilya. Kasi mahirap pa ngayon eh. Mas lalo na ngayon na ang bibilihin, nagmahal na. Bali, ma'am, ikaw ilang taon ka nagkaroon ng asawa o ng pamilya? 16. So, 16 bata. So, halimbawa, ma'am, at your age, ma'am, paano kung yun nga, yung anak mo, gagaya din sa'yo? Ilang taon na yung anak mo ngayon? 17. So, 17, wala pa siyang pamilya? Wala pa. So, at least, mas maganda yun po? Opo. Okay, salamat po, ma'am. Ano po yung pangalan mo? Helen. Ma'am Helen, taga dito lang po kayo sa Carmen? Barangay Tignapuluan. Ah, Barangay Tignapuluan. So, araw-araw po kayo nandito? Opo. Okay, sige, ma'am. At yun po, maraming salamat po sa ating interview ngayon si Ma'am Helen sa Barangay Tignapuluan. So, dapat unsog yung atong may advice para sa mga kabataan, sir? Ito lang nga, dito sila magsige lakaw-lakaw, daw, ibos na paiskulahon, naroon dito may ingani. Yeah. Ano, sir, kung yung mga anak natin, sir, is naging ganun po sa ano dahil po sa mga influensya ng ibang kabataan? Ah, dili na may tabo kay bunalan ako siyang silig bakos.
For the National News, DOH, ang ulat tungkol sa lihim ng anti-vax campaign ng Pentagon na tumutok sa Pilipinas dapat imbestigahan. Manila, sinabi ng Kagawaran ng Kalusugan o DOH sa Linggo na ang ulat ng imbestigasyon ng Reuters na nag-aakusa sa lihim ng kampanya ng militar ng Estados Unidos upang siraan ang Sinovac na bakuna ng China sa mga bansa kabilang ang Pilipinas ay dapat na masusing imbestigahan. Ayon sa ulat, sa gitna ng crisis ng COVID, inumpisahan ng militar ng Estados Unidos ang isang lihim na operasyon upang siraan ang Sinovac vaccine ng China bilang paghiganti sa mga akusasyon ng Beijing laban sa Washington hinggil sa pandemya. Isa sa mga target nito ay populasyon ng mga Pilipino. Binigyang diin ng DOH ang kahalagahan ng pagsusuri sa mga natuklasan at nagpapakita nito sa mga kinaukulang otoridad sa mga apektadong bansa. Samantala, binanggit ng ahensya ang isang pag-aaral na inilathala sa BMC Public Health na nagpapakita na ang desisyon ng mga Pilipino hinggil sa pagbabakuna ay naapektuhan ng mga salik tulad ng edad, edukasyon, sigurado sa kalusugan na nagpapakita na ang desisyon sa mga Pilipino hinggil sa pagbabakuna ay naapektuhan ng mga salik tulad ng edad, edukasyon, siguro sa kalusugan, mga kinakailangan ng employer, kamalayan sa sakit at tiwala sa mga bakuna. Kasama ang Sinovac sa COVID-19 vaccine na available sa Pilipinas sa kasagsagan ng pandemya, kasama ang Pfizer, AstraZeneca, Moderna at iba pa. Sunog, nagpalaya sa 12 pamilya sa Parañaque City, Manila. Isang sunog ang sumiklab sa isang residential area sa boundary ng Barangay La Huerta at Barangay San Dionisio sa lungsod ng Parañaque nitong Linggo na nagdulot ng pagtugon ng ikalawang alarm. Ayon kay Fire Inspector Mark Tuto, Pangulo ng Operasyon sa Parañaque Bureau of Fire o BFP, mabilis kumalat ang apoy dahil sa malapit na pagkakatabi ng mga bahay, bagaman karamihan ay gawa sa material na konkreto. Apektado ng sunog ang humigit kumulang 6 na bahay na nagpalayas sa mga 12 kapamilya. Sa kabutihang palad, walang ulat na sugat o pagkasawi. Nakontrol at nasugpuan ang sunog bandang alas 2:14 ng hapon. Inuulat ni Mohamed Indol, isa sa mga leader ng mga naapektuhang residente, ang pangyayari na sinabi na nagsimula ang sunog bandang tanghali na siyang nagdulot sa kanya na hindi magawa pang iligtas ang anumang mga gamit. Sinabi ni Tuto na ang sunog ay umano'y nagsimula sa ikalawang palapag ng isang mga bahay at patuloy ang imbestigasyon upang alamin ang sanhi nito. For the international news, sinabi ng Estados Unidos na iniwan na ang barkong kargamento na binomba ng mga rebelde na Houthi. Inabandona ng mga tripulante ang isang malaking cargo ship na napinsala sa isang missile strike ng mga rebelding Houthi ng Yemen sa Golfo ng Aden. Ayon sa pahayag ng militar sa US noong Sabado, ang mga Houthi ay nagsasagawa ng mga pag-atake sa mga barko sa dagat na pula at Golfo ng Aden mula noong Nobyembre 2023 na anila ay nakikisas sa mga Palestinian sa gitna ng salungat ng Israel-Hamas sa Gaza. Ang mga tripulante ng MV Verbena, isang barkong may bandila ng Palau na pag-ari ng Ukraine at pinamamahalaan ng Poland, ay naglabas ng distress call matapos na hindi makontrol ang mga apoy na nag-aapoy sa pag-atake gamit ang 2 cruise missiles mula sa mga rebeldeng suportado ng Iran noong Webes. Inulat ni US Central Command, isa pang cargo ship ang naligtas sa mga tripulante, sabi ng SETCOM,
ang Iranian frigate na Irene Hamaran ay 8 nautical miles ang layo mula sa MV Verbena ay hindi tumugon sa distress call. Dagdag ng CENTCOM, isang marino ang malubhang nasugatan sa missile strike at iniligtas na mga puwersa ng US. Ang isa pang cargo ship, ang MV Tutor ay inabandona matapos matamaan ng sea drone malapit sa Houthi-held city of Hodeidah noong Miyerkules na nagdulot ng malaking pagbaha ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations na pinamamahalaan ng British Navy. Ang sasakyang pangdagat ay nanod na ngayon sa dagat na pula. Kinuha ng Houthis ang kabisera ng Yemen ang Sana noong 2014 na nagudyok ng interbensyong militar na pinamumunuan ng Saudi bilang suporta sa gobyerno sa sumusunod na taon. Ang salungatan sa Yemen ay nagresulta sa daang-daang libong pagkamatay. Pangunahin dahil sa labanan, sakit o kakulangan sa pagkain kung saan ang karamihan sa populasyon ay umaasa sa makataong tulong. And for the entertainment, ibinahagi ni Rhea Ataide na siya ay buntis. Sinabi ni Rhea Ataide nitong linggo na sila ng kanyang asawa na si Sanjo Marodo ay magkakaroon na ng kanilang unang anak na kinumpirma sa mga nakaraang hakahaka tungkol sa kanyang pagbubuntis. Pinahayag ng aktres ang balita sa pamamagitan ng isang post sa Instagram ngayong araw ng mga ama kung saan makikitang magkasama sila ng kanyang asawa sa isang beach at ipinapakita ni Ataide ang kanyang baby bump. Sa kanyang caption, ipinahayag niya ang pagmamahal kay Marodo at ang kanyang kasiyahan sa bagong yugto ng kanyang buhay. Kilala si Ataide sa kanyang mga papel sa mga kapamilya drama tulad ng Nag-aapoy na Damdamin at Viral Scandal at ikinasal sila ni Marodo sa isang civil ceremony noong nakaraang Marso. Mula sa pagiging bituin hanggang maging ama ng mga batang bituin, inisip ni Bobot Mortiz ang kanyang karera. Manila, bago pa man maging isang kilalang direktor na nakilala sa paglulunsad ng mga karera ng maraming mga sikat na bituin ngayon, si Edgar Bobot Mortiz ay nagsimula rin bilang isang batang artista sa pagbabalik-tanaw sa kanyang paglalakbay sa industriya ng entertainment sa isang kamakailang video sa YouTube channel ni Bernadette Simbrano. Ibinahagi ni Mortiz ang kanyang simula matapos manalo sa singing competition na Tawag ng Tanghalan. Sumunod siya sa variety show na Oras ng Ligaya, una kasama si Nora Honor bago sumama kay Vilma Santos. Sa huli, nag-shift si Mortiz sa pagdedirekta lalo na sa pagpapatakbo ng children's comedy show na Going Bulilit kung saan ipinakilala niya ang mga talento tulad ni na Catherine Bernardo, Julia Montes at iba pa sa pagpapahayag ng kasiyahan sa paghubog ng bagong mga talento. Umaasang bumalik ang Going Bulilit na nagtakdang ipapalabas sa Hunyo 17. At para sa sports, ang Celtics ay nakatuon sa pagtutok muli habang ang Mavs ay umiwas sa paglinis sa NBA Finals. Los Angeles, kahit na pinakamalaking pagkatalo sa kasaysayan ng franchise ng Boston Celtics ng na 122-84 laban sa Mavericks sa Game 4, nananatiling tiwala ang Celtics sa kanilang 3-1 na bintahi sa series. Pinagtibay ni Jaylen Brown ang kahalagahan ng pag-aaral mula sa pagkabigo at pagiging kalmado. Binigyang din niya ang pangangailangan ng kupunan na magkaisa at harapin ang hamon na may determinasyon. Sinang-ayunan ni Jason Tatum ang sentimentong ito na nakatuon sa pagtuloy at pagpapabuti kaysa pag
mumuni-muni sa malaking pagkatalo. Inasahan ng Celtics na naglalayon para sa kanilang ika-18 NBA crown sa Game 5 ang matinding laban sa harap nila, ngunit nananatiling positibo sa kanilang posisyon sa series sa kabila ng mahusay na pagganap ng Mavericks na pinangungunahan ni Luka Doncic at Kyrie Irving. Si Casey Condeno, isang scholar-atleta ng Rota Smash, ay layuning magbibigay inspirasyon sa mga nagnanais na magiging player ng badminton. Manila, ang Rota Smash, isang proyekto ng Rotary Club ng New Manila South na naglalayong magkaroon ng pondo at pagkakaisa ay pumili ng 2 champions at chance mga student-athlete na nagtanggap ng suporta habang tinutupad ang kanilang mga pangarap. Kasama sa kanila si Casey Lee Condeno, isang 16 anyos na senior high student mula sa Bulacan na may pangarap na mapagtagumpayan sa larangan ng lokal na badminton. Si Condeno na lumahok sa first Rota Smash Badminton Tournament sa Cubao, ibinahagi ang kanyang 2 o di karaniwang pagsali sa sports dahil sa mga problema sa kalusugan. Sa kabila ng mga unang hamon, naglaro siya sa loob ng mahigit 8 taon at pinasalamatan ang kanyang coach na si Angelino Bernardino at ang kanyang paaralan sa kanyang pag-unlad. Ang mga suliraning pinansyal ang nag-udyok sa kanya na hanapin ang mga pagkakataon tulad ng Rota Smash na may layuning makakuha ng scholarship. Nais ni Casey na maglaro sa collegiate level at mangarap na makapasok sa mga universidad tulad ng UP o UST para sa psychology na may hangaring magbigay inspirasyon sa iba sa kanyang paglalakbay at pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta. At para sa international feature, ang lihim na high-tech art laboratory nakatago sa ilalim ng Louvre sa Paris tila isang tambayan ng Bon Vivant ay matatagpuan sa isa sa pinakasentro ng paglilinis at pag-aaral ng sining sa buong mundo. Ang Centre for Research and Restoration of Museum of France, CITO RMF, ay may 3 palapag at halos 6,000 metro kwadrado na may mga sariling particle accelerator na tinatawag na algae. Ang sentro ay may kakaibang grupo ng mga radiologists, chemists, geologists, metallurgists, archaeologists at engineer. Taon-taon, kanilang inaayos ang mga halos 1,000 likansining pagsisiyasat ng kanilang komposisyon, pinagmulan, edad at mga pagbabago sa kalagayan sa paglipas ng panahon. Ang kanilang manatuklasan ay nag-uugnay sa mga pagsisikap sa pagpapanumbalik hindi lamang sa Louvre at Versailles kundi pati na rin sa iba't ibang mga museo. Ilan sa mga kilalang obra sa kanilang sinuri ay ang Mona Lisa, ang mga bintana ng stained glass ng Notre Dame Cathedral at sabling ginamit ni Napoleon. And also here in National Feature, ang Miss World Philippines 2024 ay nagpapakilala ng 35 officials ng kandidata. Manila, official na inilunsad ng Miss World Philippines Organization ng Miss World Philippines 2024 competition sa pamamagitan ng presentasyon ng mga kandidata sa Seda Manila Bay sa Paranaque City. Kabuuang 35 kandidata na lumahok sa paglaban sa corona, kabilang ang 17 mula sa mga regional na kinatawan ng 18 na pumasa sa screening noong Mayo 28. Pinigyang diin ni National Director Arnold Vega Fria ang pagiging kasali ng pageant ngayong taon na may mga kandidata mula sa mga pangunahing lungsod mula Luzon hanggang Mindanao. Ang manggagawi ay magiging kahalili ni Miss World Philippines Gwendolyn
for NIOL na itinanghal noong 2022. Kasama sa kompetisyon ang mga preliminary challenge tulad ng top model, sports at head-to-head challenges. Ang gabi ng koronasyon ay nakatakda sa Hunyo 19 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, kung saan ang mga mananalo ay magiging Miss World Philippines Reina Hispanoamerica Pilipinas at Miss Philippines Tourism. At para sa trivia, lumilipad ba ang mga manok? Oo, ngunit hindi katulad ng ibang ibon. Yes, ang mga manok ay talagang nakakalipad bagaman ang kanilang kakayahan sa paglipad ay kaibahan sa mga ibon tulad ng mga condor o raptors. Hindi katulad ng ibon na umaasa sa paglipad para sa pangangaso o pagtatayo ng pugad, ang mga manok ay nangangaling sa lupa at naghahanap ng pagkain na nagbunsod sa kanilang kakayahang mabuhay nang hindi gaanong magaling sa paglipad. Ang kanilang mga pakpak ay disenyado para sa maikling pagtakbo kaysa mahabang paglipad. At ang kanilang mga kalamnan ay hindi ganap na nagbubunsod para sa mahabang paglilipad. Ang mga saliktulad ng lahi at edad ay nakakaapekto sa kakayahan ng isang manok na lumilipad. Ang mga bata at mas magaang na manok ay mas magaling lumipad kaysa mas mabigat na matatanda. Bagaman karaniwang lumilipad sila ng pataas para magtulungan ang mga mas magaan na lahi ay maaring makamit ang kahangahangang taas at bilis ng paglipad, kung saan ang record sa distansya ng paglipad ng manok ay nasa 301.5 talampakan. Ang paglipad ng mga manok ay naglilingkod sa praktikal na mga layunin tulad ng kaligtasan mula sa predator, pagkatakas sa mga panganib o pag-abot ng mga mataas na pwesto para pagtulugan. At iyon ang nakuha namin impormasyon mula dito at sa labas ng ating bansa. Patuloy po tayong makinig at manood ng Pinoy Rag News Channel Cagayan de Oro. Muli, hinihiling ko pa po ng isa pa na suportahan at i-on ang notifikasyon para sa mga karagdagang impormasyon at balita. Muli, maraming salamat sa panonood ng Pinoy Rag News Channel on YouTube. Hanggang sa muli, maraming salamat at magandang araw.